Isa sa mga dapat ituro sa ating mga pulis, yung bang dapat memorize nila yung Miranda rights. I've noticed marami sa kanila, I'm sorry for the word, bobo. Hindi nila memorize yung salitang yung Miranda rights. Binabasa na nga, mali-mali pa. Kasi kung yan ay binabasa sa bawat suspect na anaresto, alam niya ang kanyang karapatan. You have the right to remain silent. Anything you say will be used against you in the court of law. You have the right to a lawyer. Yung mga ganon, hindi po ginagawa ng mga pulis. Kasi kung in Tagalog, sinabi sa suspect, ah, may karapatan pala akong, you have the right to remain silent, pwede pala akong tumahimik. O nasa batas yan. Ah, pwede pala akong kumuha ng abogado. Eh, hindi po. Halos lahat po, 9 out of 10 arrests being made by our policemen, hindi po nababasahan ng Miranda rights yung mga suspect, Your Honor. Yes po, Mr. President, Your Honor, totoo po yan. And please take note that criminally liable pa rin yung police kung yung failure to read the Miranda rights, that's another criminal liability sa isang police enforcer. Pwede po sila makasuhan yan pag hindi binasahan ng Miranda rights. Kaya ang ginagawa ko po noon, pag nasa emergency na talaga, babasahan ko sila ng Miranda rights right after na aresto na po. Minsan kasi, kailangan mo munang isubdue yung suspect bago mo siya mabasahan ng Miranda rights. Minsan nga, doon muna mabasahan sa istasyon before mag-imbestiga. Dahil nga, yung sitwasyon na talagang nagkagulo, ganun po. So, but still, liable po sila pag hindi nila binasahan ng Miranda rights, Mr. President. Thank you po. At Your Honor, isa na lang, may dagdag ako. Total, pinag-usapan natin yung suspect na naaresto. Now, ito po ang gusto ko mangyari, Your Honor, and I think you will agree with me dahil proponent po kayo doon sa CCTV. Yung paglalagay po ng CCTV sa lahat ng mga kulungan jails, especially po sa mga kulungan ng mga pulis. Kasi po, madalas ako nakatanggap na reklamo, yung po mga pobreng suspect, inihiram, arbor po ang tawag ng ina-arbor ng mga pulis sa loob ng jail, dadalhin sa isang kwarto, binubugbog, tinotorture. Lalo pa kung politiko po ang kalaban ng pobre, si politiko mag-uutos ng kanyang henchman para dukutin yung preso, dadalhin kung saan lugar at bubugbugin. Kung may CCTV yan, ma-avoid na yon. In some cases, sasabihin, nag-bigti yung preso. O nagpakamatay yung preso. O sinakal ng kapwa preso. At kung ano pang palusot, pero wag ka. Yung po ay tinorture, nilason, at kung ano pang ginawa ng mga pulis o tagalabas na pinayaga makapasok para maltatuhin ang isang suspect. So with that CCTV, maiwasan na po natin yung pang-abuso sa mga suspect sa loob ng presuhan sa presinto. And ang akin po ipapropose, siguro mag-agree sa akin si General Bato de la Rosa, na hindi lamang paglalagay ng CCTV, kapag may nangyari sa insidente sa loob ng jail at nandiyan yung CCTV at sasabihin ng polis, ay, sira ang CCTV, pasensya na. Nope. Sa bill na ipapropose ko, kakasuhan ang desk officer on duty, ang supervisor niyan, pati yung hepe ng istasyon na yon for negligence and for presumptive irregularity, criminal and administrativo, dahil they should make sure dapat on top shape palagi ang lahat ng CCTV. Bakit ka pa maglalagay ng CCTV kung later on nagkaroon ng krimen, eh sira lang pala? Yun po ang aking propose. Immediately, maglagay ng CCTV sa lahat ng jail sa mga presinto, Your Honor. Would you agree, Your Honor? Yes po, Mr. President. Your Honor, magandang panukala po yan. And I hope mapag-usapan yan sa committee. Kung iyay ma-refer sa aking committee, I am willing to hear that and pakinggan natin lahat ng stakeholders sa panukalang batas na yan para makagawa tayo ng magandang batas pertaining to that. Sa ngayon po, kung ako'y tanungin mo, kung okay ako dyan, wala pong problema. As far as walang ginagawang kalukuhan ang
kapulisan sa loob ng istasyon, bakit sila matakot? Di ba? Bakit sila matakot kung ma-record yung kailangan mga actions kung wala silang ginagawang kalokohan? Ang mag-uupos dyan sigurado yung may mga balak gagawa ng kalokohan. Pero on the part naman din sa mga nakakulong sa mga police station na detention cells, I don't know kung pagdating sa human rights ay kung sila ay magreklamo na their privacy is violated by the presence of that CCTV. Siguro, titingnan natin pagdating sa hearing sa committee, kung yan ay ma-refer sa ating committee. Marami na po ako, Your Honor, na natanong ng mga inmates. Natuwa po sila nung malaman yun. Sige, gusto po namin yan, Sir Idol. Protection yan para sa amin. Kasi marami na kami nababalitaan, mga kasama namin, pinatay, binugbog, inarbor, pinaamin na kahit na walang kasalanan, papaaminin dahil sila, at umaamin sila dahil sila ay dinala sa isang kwarto at doon pinagbubugbog at pipirma sila. Kahit pasabihin silang pumatay kay Rizal, pipirmahan nila yon dahil nga po sa torture na ginawa sa kanila sapagkat sila po inarbor doon sa selda at dinala po sa ibang kwarto para bugbugin. So with that, sabi nila, maganda yan, Idol, Sir.